ladies and gentlemen, ito po si Lovely Rivero. And welcome to the premiere episode of A Taste of Love. Nako, very excited po talaga ako dito. Unang-una, napakaganda ng ating location for our premiere episode. Nandito po tayo ngayon sa Abioco Restaurant sa Quezon City. Kailangan niyo po silang mabisita or kaya pwede rin silang mag-deliver or you can contact them for takeout. And talagang happy-happy ako ngayon kasi ito yung malapit sa puso ko eh. Alam niyo namang mahilig akong kumain, mahilig akong magluto. At magiging very personal po ang ating culinary journey. Meron tayong mga tipid tips para sa mga misis at nanay. Meron tayong mga culinary hacks. And we will talk about everything that is culinary. And of course, meron ding lifestyle. Nako, kaya ready na ba kayo sa isang masarap na samahan? Umpisahan na natin dito lang sa A Taste of Love. Sino ba naman sa atin ang hindi mahilig sa hamburger, hindi ba? Nako, mapabata hanggang sa mga lolo-lola, talagang I'm sure nakikrave kayo paminsan-minsan ng burger. Pero syempre, lalo na pagka nagkakaedad tayo, humahanap tayo ng mga healthier alternatives, hindi po ba? At ito po ang aking ipapakita sa inyo ngayong araw na ito. Alam nyo ba na yung inyong saging na saba na usually dinidiscard nyo, pwedeng maging burger? Yes, tama! Tama rinig nyo, burger! At masarap siya, ha? Okay, first of all, syempre kailangan nyo ng saging na saba. So, eto po yan. At hindi yung saging ang ating gagamitin. Hindi siya ang star ngayon dito. Yung saging, pwede nyong i-banana cue. Pero eto po, eto. After nyong pakuluan yung saging na saba, kunin nyo po yung banana peel. Ayan po. So, ayan na siya. Tapos, kung meron po kayong food processor or kaya blender, ayan, pwede nyo rin naman siyang i-chop pero medyo haggard yun. So, i-blender na lang natin at saka or i-food processor. So, pagka na-blender natin siya, food processor, magiging ganito na siya. Ayan, nakikita nyo. And yung texture niya talaga, makikita nyo, para na siyang meat actually. So, ito ilalagay natin dito. And syempre, since ako lang naman nakakain ito, kaya pwede ko siyang anuhin. Ano, kaya wala akong mask kasi ako lang nakakain nito pagkatapos. Okay, syempre pagka magluluto kayo para sa pamilya niya, you have to be safe all the time. Kailangan may mask, di ba, or face shield. Pero dahil nga akin lamang ito, hindi ako mag-share. So, pwede nang wala. Alright? So, okay. Ito na ngayon ang ating food process na saging, no? Saging na sabap, peel. Yung peel ito, ha, hindi yung saging, okay? So, ilagay po natin dito. And then, kagaya ng, and then you can proceed as a regular burger. Itong, yun nga lang, hindi siya meat, di ba? Meatless burger ang tawag ko. And then, lalagyan natin ng sibuyas. Ayan. Yung sibuyas, syempre, according to taste na lang po, no? Kung marami kayong banana peel na gagamitin, then damihan nyo yung sibuyas nyo. Or kasi minsan, may mga tao na ayaw masyado yung sibuyas, so mas kwantian nyo na lang. Pero ako, I love onions. So yan, mix-mix nyo na. At syempre, ang inyong binding ingredient, egg yun, no? Ngayon, ang maganda dito kasi po, pwede nyo siyang tansya-tansyahin, di ba? Depende sa texture. Kasi merong ibang mga cooking styles na kailangan saktong-sakto, kumbaga, no? Pero dito po kasi sa ating lulutuin ngayon, depende sa dami. Kung marami kayong banana peel, syempre mas marami lahat ng ibang ingredients. Pero kung konti lang naman, ayan, pwedeng konti lang din yung onion, konti lang din yung egg. So, ayan na. So, medyo mamasahin. Kumbaga parang dinamata nyo or minimix actually. Minimix nyo siya. Para medyo hindi siya, ano, hindi siya maghiwa-hiwalay. Kasi mas, ano to eh, mas tricky, no? Mas tricky yung pag-mix dito dahil hindi siya kagaya ng burger na talagang they come together or nagbibigit. So, ayan, i-mix natin siya ng maigi. And then, lagyan natin siya ng, syempre, pampasarap, no? Timplahin natin ng konti. Liquid seasoning. Ayan. So, to taste din po ito, depende rin kung gaano nyo kagusto na yung taste. Kung gusto nyo ng medyo mas stronger yung liquid seasoning, dagdagan nyo na lamang po. Pero I would advise na, kasi healthy na nga yung, ano eh, di ba, yung premise ng burger. So, wag nyo na masyadong gamihan. Kasi in itself, malasa na po siya. Magugulat po kayo kapag tinry nyo. And then, a little salt, syempre. Sabi nga nila, yung salt daw,
kahit na konti, dapat naglalagay because it really brings out the flavor of food. Ayan. And then, syempre, lagyan din natin ng pepper. Ayan, kurot tayo ng konting pepper. Ayan, pepper. So, ayun, mix lang natin ng i-mix. And pagka na-incorporate na lahat ng ingredients, bibilugin na natin siya. Bilugin muna natin. Ito, pwede nyong kalkulahin, no? Depende kung ilan ang anak ninyo. So, syempre, tig-isa-isa silang pati. So, bilugin natin. And then, flatten. Ayan. So, depende rin sa inyo kung gaano kalaking burger ang gusto nyong gawin, ano? But, ako kasi, gusto ko medium size, di ba? Pero nakakatatlo ko. Pero medium size. Di ba? Ganun lang yon. Para kunyari, konti lang yung kinain ko. Okay, so, ganyan na yung magiging itsura niya. And then, siguro bago nyo siya iprito, pwede nyo ilagay muna sa ref para mas mag-bind siya, tsaka medyo matuyo. Matuyo talaga para pagka pinrito nyo, hindi siya maghiwa-hiwalay. So, pagka nilagay nyo siya sa ref, after a few minutes or probably an hour, ito na po ang itsura niya. Okay, kapag medyo mainit na yung pan, lagyan na natin siya ng cooking oil. Yan. And then, syempre, painitin natin yung oil. So, pagka medyo mainit na siya, lagay na natin yung ating patties. Yan. Uh-huh. Okay, so, sabi ko nga sa inyo, gumawa ako ng 3 medium-sized patties na para sa akin lahat. Pero medium-sized, ayan. Alam niyo, maganda nga dito, kasi, di ba yung mga bata mahilig sa burger? Pero pag nalasahan nila ito, hindi nila malalaman na meatless ito. And kasi usually, kasi ang mahirap sa mga bata, nagiging masyadong carnivorous. So, hindi sila masyadong kumakain ng gulay, no? Although, hindi naman to exactly gulay. But I would like to think this is healthier than the regular meat burger. Ayan. So, ganyan lang. You will just fry it like your regular burger. And then, pwede nang lagyan ng gravy kung gusto nyong gawing parang Salisbury steak. Just make your own gravy. Or pwede rin naman na lagyan nyo lang ng ketchup, diba? So, burger na, lagay nyo na sa bread. Or you can actually eat it with rice. So, ayan. So, intayin natin siyang maluto one side and then we'll just flip it over. Okay, so luto na ang ating meatless burger na gawa sa banana peel. Ayan po ang kanyang itsura. See? Di ba parang burger? Kung gusto niyo na medyo less toasted siya, kasi ito medyo well done talaga yung pagkakaprito natin. Pero kung, depende sa inyo yan. No? It's your choice kung ano pong gusto niya. So, ganyan ang itsura niya. And then you can serve it with gravy kung gusto niyo parang Salisbury steak. Or you can serve it with ketchup. Diba? Para very classic na burger. Or pwede rin yung ginagamit sa mga lumpiang Shanghai, yung chili sauce. Pwede din yun. So, basta kung ano yung gusto nyong sauce, pwede. Ang importante, meron kayong burger na masarap. Na walang meat, diba? So, tikman natin. So, kita nyo pati yung texture, pag pinutol nyo siya, medyo mas madali siyang mag-break kasi syempre hindi siya meat, ano. Pero, pwede. Akadaya. Okay? So, syempre, lagyan natin ng sauce. Sandali, tikman natin. Ako gusto ko ito ginagawang Salisbury, parang Salisbury steak. Ayan. Lusot na lusot. Sa budget na sobrang mas mura kaysa sa totoong meat burger, mapapakain niyo ang inyong mga anak ng Salisbury steak or burger na talaga naman pong swak sa budget niyo. Kaya yan po, subukan niyo. Napaka-konti lang po ng ingredients. And very excited po ako ngayon dahil makakasama ko ang isang kaibigan na matagal ko na po itong kakilala. Genesis pa po yung pangalan niya noon. Hindi pa niya ginagamit yung kanyang screen name. Kakilala ko na siya dahil napaka-bait, napakagaling kumanta, sumayaw, umarte, lahat na kinuha niya at isa rin siyang beauty queen. Siya po ngayon ang Miss Noble Queen of the Universe. Makikilala niyo po siya maya-maya lamang. Pero ngayon pa lamang, happy-happy ako na sasamahan tayo ni Miss Patricia Javier. Kaya dyan lamang po kayo.
Choose Herb Day. Stay safe, stay healthy. You know, if you were to poll the world, most people would tell you, you see a chiropractor because you have back pain. Yes, chiropractic is very effective at getting rid of back pain. But the real reason you see a chiropractor is actually to improve your health. How does that work? Well, chiropractors, we locate problems in your spine that are interfering with your nerves. See, your nerves communicate with your organs, your muscles, and your immune system. So by improving the nerve function and the motion in your joint, we actually improve the communication of those particular organs and your immune system, allowing your body to fight sickness and disease. In this day and age, when we want to be healthier, what we need is a strong immune system. Chiropractic is an amazing way to improve the nerve function so your immune system can function to its best ability, allowing your body to fight sickness and disease. When this pandemic is over, I advise you to locate the chiropractor that preaches this message. Chiropractic is about health and wellness, not about back pain. Seek him out, seek him her out, and start seeing them regularly. Your life and health will forever be grateful. Make it a great day. Be safe, be strong. And don't forget... We have a very, very special guest for our premiere episode. Alam nyo, very special talaga to. Kasi ang sarap kapag kayong makakasama mo sa ganitong pagkakataon ay kaibigan mo talaga. Kasi marami yung mga kawat mo lang sa showbiz. Pero ito, kaibigan. And we're very familiar with each other kahit noon-noon pa. And I'm so glad that she's back. No? I'm very, very active in show business. So without further ado, I'd like to welcome the beautiful, ever, ever beautiful Miss Patricia Javier. Hi! Hello, my dear friend. Diba? Hindi kita mahawakan. Oo nga. Eh, so, ganun lang daw muna daw. Hindi yung the best way to, ano, to greet someone na lang muna. Ayan. Yes, so ito po yung sinabi ng aking pong kaibigan na si Miss Lovely, na talaga pong matagal na po kami magkatrabaho, pero kahit hindi kami lagi nakikita or nag-uusap, eh, talaga pong pag nakita ko siya, you know, I can feel the, talaga yung love niya sa akin. Oo naman. Thank you, sis. I'm really so happy dahil, syempre, no, because of social media, nakikita ko yung life mo, even in the States, and you married really well, and you're happy with your kids. And now you're back, di ba? Yes. You're acting and beauty queen, imagine, no? Ano kaya yung nasa title mo, dear? Bali, this year, yung sinalian ko is Noble Queen of the Universe. Wow, iba talaga naman, queen na queen and noble na noble. Uh-huh. Anyway, isa pang noble na gagawin natin ngayon ay mag-share tayo sa kanila ng isang recipe or dalawa pa nga ata, no? Dalawa, actually, tatlo. Tatlo ba? Yan. Okay, three recipes na madaling-madali because ito yung mga ingredients nito, hindi mahirap hanapin. Yes. Normally, ito yung mga nakukuha natin nga sa sinasabi mo, yung ayuda, diba? And syempre, kung yun at yun ang luto, syempre nakakasawa din. At syempre, walang sustansya. Diba? So, kailangan i-level up natin ang konti. Yes. So, we level will up. Leave it to Miss Patricia Javier to level it up a bit. So, ano ba ito? Unahin natin. Saan yung unahin Sige. Natin? Sige, unahin muna natin itong ating sinasabi nga, sinigang na sardinas. Sinigang? Oo. Na kasi, sardinas? Oo. Kasi wow. Karamihan sa ating mga Filipino, we love soup. We love sour soup na sinigang. So, minsan, syempre, wala namang karne. So, kagaya nga ng ibinigay sa atin na mga sardinas, pwede natin gawin itong with soup. Wow. Ang ingredients nito, kung wala kayong talbos ng kamote, maganda lagyan nyo ng spinach. Yeah. So, spinach, alam natin, napaka, ano talaga yan, precious yan. Very healthy. And then, tomato, and then we have sibuyas. Yes, onions. Onions, and then ginger, and then ang ating pang-asin is kalamansi. And then sa sardinas naman, kahit ano, pwede nyo pong gamitin. Kahit anong brand? Kahit anong brand. Okay. Sardinas pa rin yan. Okay. Sige, umpisahan na natin. Alam mo, na-excite ako dito, no? Kasi talagang usually, kasi pag sardinas, ginigisa lang yan, tas sakanin. Oh, ito oh. May soup. Oo, ito okay. Soup naman. Sige. Kain natin ng, syempre, konting mantika. Kasi igigisa natin yung mga ito. Yung mga ingredients, no? Yes. So, lagyan muna natin ang bawang and sibuyas. There. Pwede itong pagsamahin na lang. Pwede na. Okay. So, habang ginigisa-gisa mo yan, sige, kwento mo lang sa amin.
Meron akong gustong tawagin to join us. Ito alam ko, very special sa'yo to, no? Talaga? And ito, oo naman. Oo. And alam mo, nakakatuwa because nag-adapt siya sa Philippines and minahal niya ang Filipino people ng buong buo. And he's here now actually serving the people, no? Sa kanilang, alam mo, yung, kasi sa atin, hindi noon, di ba, hindi masyadong nabibigang halaga yung mga puto natin, yung spine natin. And he's actually in the forefront para turuan ang mga Filipino kung gaano ka-importante ito. Oo, para ang, paano i-align ang inyong spine. Align the spine. Alright, so, sige na, tawagin mo na yung... Siyempre, sobrang proud ako dahil he embraced Philippines. Oh, yes. Please welcome my husband, Doc Rob Walter. Doc Rob! Hi! Hello, my name's Lovely. Welcome to the show. Yes, I'm so glad that you both can make it. Yes, and you know, I'm so happy that Patricia is sharing this recipe, no, with us. Nilagay na natin yung tomato. So ngayon lagay na natin yung sardines. So, pag nilagay yung sardines, huwag nyo na masyadong haluin para wag siyang madurog. Sardines or Patricia? So ngayon nilagay ko na yung ginger. Ginger. Kasi alam niyo po, pag nilagay niyo po ng ginger, nawawala yung lamsa. Oo. Haluin mo na pala ito. Tubig muna. Okay. So yan. Wow, well, it smells good actually. It really smells good. Ayan. So pag nilagay niyo na yung water, tsaka yung ginger, lagyan niyo na tong calamansi. Yun ang pang-asim natin. So yung calamansi, syempre 'di ba vitamin C? Yes, vitamin C. 'Di ba? Ayan. Yeah. And also, you have the tomatoes there, diba? Actually, no. Tapos, pwede nalagyan ng, pag dinikman natin, pwede nalagyan ng konting salt. Salt and pepper to taste siguro, no? Oo. Usually naman, it's always salt and pepper to taste. It's a very popular Filipino dish. Yeah, it is. Sinigang. And then, sinigang, but, you know, sardines. Kasi sometimes meat are expensive. Yes. So, you can still have sinigang with fish. Much more. Mas mura, yes. Now, ang atin naman ngayong gagawin is the instant noodles. Wow! Diba? Alam mo, isa yan sa guilty pleasures ko, the pancit canton. Pancit canton, yan. So, with pancit, with instant noodles po, pancit canton, ang gagawin po natin ay, syempre, ilalagan natin yung pancit. Mm-hmm. After nun, lalagyan po natin ng mga vegetable. So, repolyo. So, para po kayong gumawa ng pancit na normal. Oo, yung parang bihon. Bihon. Pero this time, oo. Ito naman yung parang easy na siya gawin. Mm-hmm. Ayan, repolyo. Mm-hmm. Ayan. Beans, string beans. Oo. And then we have the sibuyas. Sibuyas. And what is this? Ayan yung nakukuha mo dun sa instant noodles. Yes. Tapos pwede lagyan ng din, sayote. Mm-hmm. Ayan. Ayan. Sige, tapos sige, buksan na natin siya. Mm-hmm. Siyempre, lagyan pa rin natin ng oil. Oo. Kasi, sasangkot siya na, igigisa natin lahat ng mga vegetable. Okay. At uunahin natin ulit sa... Sibuyas. Sibuyas para. Sibuyas or onions, chopped onions. Ayan. Inaan ko lang muna ito. So that, para mas maganda yung parang slow simmer siya, no? Para mas yung lasa lumabas. Ayan. There. Okay, so ano na itong ginagawa natin dito? Like, all the vegetables, sinama-sama na natin. Yan, so, sinasama-sama na yan. Isa-isa. And then, pag medyo naluto na siya, that's the time naman. Yung nakuha niyo sa instant noodles na, yung dalawa, di ba may packets yun, small packets yun na isa yung parang dry seasoning. Yung seasoning. And the other naman is yung parang wet. Okay. So, you combine it. Combine it. Dyan. At saka din para sa mga kids, pag nakita nilang malaki yung hiwa ng vegetable, ayaw nila kainin. Totoo. Dapat may pati-pati lang. So, we're gonna put noodles. Noodles. Pero ano na to, no? Na ano na siya? Na kuluan. Napakuluan na. Tapos. Wow! There you go. Hope so.
kailangan mix natin maigit. Kaya ano eh, a taste of love, kasi kailangan talagang mimix mo siya na... Yeah, tsaka I think, no, in everything that you do in the kitchen, especially when you cook for your loved ones, there has to be love talaga. Oo. Diba? To make it more special and to make it taste good. Otherwise, if you're not in the mood to cook, it really doesn't turn out right. Yes. So there you go. Ang ganda. Ayan, diba? Ang ganda ng kulay niya. Yep. Okay, there. Ayan. So, habang hinahalo mo yun, sis, lalagay ko na itong spinach. Siya naman. So, talagang ma-vegetables talaga. So, doctor, since you are in the medical profession, and do you actually train your children to be more, healthy in terms of their food choices? Yeah, of course. It's a lifestyle for us. That's all we talk about so much about. How to be healthy and how to. We have a very positive kind of environment. We talk about healthy and strong and food we eat, the thoughts we have. It's a big part of our life. So, yeah, medyo, I think this is good now. Good. Yes. And then later on, we'll just serve it or put it in a nice plate. Okay. And that was, our last meal. Ito naman yung batatawag ko na. Medyo nagkaroon ng budget na kod. medyo lumevel up sa yung nakatanggap na ang mga meatloaf. Oo. Yung binigay ni Mayor na spam. So, gagamitin natin yung okay. Ang ganda pa. Ang galing. Tsaka yung diba? Parang... Tsaka yung mukhang, diba? Social. Social pa rin siya. Okay, so ito na naman yung third dish natin. Yung sabi mo nga, level up na to pagka medyo mayaman yung munisipyo. Oo, spam. Si Mayor. Nagpapadala ng meatloaf. Kasi diba dito sa Philippines, syempre, I grew up in mahirap lang kami noon. So, pag may spam, pag every special Christmas, yun, diba? Special yun. So ayan. Ang gagawin natin, spam, slice nyo lang po yan. And then, we have soy sauce. Okay. Soy sauce. And then, oyster sauce. Ito yung famous sa Hawaii. Oo, kasi sa Hawaii, di ba talagang spam yung parang national spam, food nila. Oo. Spam masubi. Spam country yun. Yeah. Tapos alagyan nyo lang ng sugar. Sugar. Brown sugar, no? Oh, brown sugar. Brown sugar is more healthy. Kasi the regular white. We mixed the sauce and then ito yung oil, Ayan yung oil. So ngayon medyo ilalagay natin yung spam. Ibababad lang natin ng konti. Mm-hmm. And so how about your kids? Are any one of them following your footsteps? Do they want to become a doctor? Like both of them or one of them? Or ikaw naman, showbiz. How about showbiz? May gusto bang mag-showbiz? So, siguro yung panganay ko, parang nakikitaan ko rin naman siya na mahilig siya sa tao. Na, talaga, people person, your son, your eldest. Yes. And how about doctor? Do you want one of your kids at least to, become a doctor? a chiro? Our business is such a family thing. Our kids are very involved as far as spending time at our clinics. Mm-hmm. And our business is our life. We created this Doc Rock brand here, and really it's all works together. And so I wouldn't be surprised if they kind of do a little bit of both, some showbiz and become chiropractors as well, and run this whole family business here. That's great. Mm-hmm. That would be great. It's a combination of both of you actually doing the things that you both love. All right. Sige. So ngayon, pwede na natin iprito. Wow! Should I be thinking? Ayan. Ayun. Sinuha pa sa ating dirty kitchen ng ating mga There you go. Yeah, you smell the oyster. Yes. At saka iba, ang sarap talaga ng smell pag matamis. Yung pagkain, parang barbecue. Totoo. So, gagawin natin dito sa seaweed. Gugupitin. Oo, gupitin na lang. Wala kayong hulmahan. Yung pinakalata niya, gupitin nyo lang po. Oo, di ba? So, hindi na kailangan bumili ng hulmahan.
Yes. So, okay. So ngayon, ilalagay niyong ganyan. Uh-huh. Tapos, ito na yung ano, rice. Yung rice. Okay. Ayan. Sige. So, pero yung rice na yan, plain rice lang siya. You don't have to mix anything with it. Kasi di pa pag sushi, meron parang vinegar or something. Yan, wala na. So, just plain rice. Plain rice lang siya. Uh-huh. Pero maganda kung ano, bilhin niyo yung ano, Japanese rice. Japanese rice. Kasi yun talaga parang made for ano siya, no? Yung mga ganyan. Sushi, nori. Sige. Sa nori ko yan. Yung second one, you're the one who do it, Doc. Okay, so that's just a sample. Sample sa ganyan. Okay. Ang galing! Ayan. Nakakatuwa yung lalagyanan niya. Dahil pinupit lang na lata. Imagine mo, napakalimbas yun. So, tapos yung saligin mo doon. Maligay mo lang sa ibabaw? Oo, syempre. Di ba? Hindi pa maingat siya, kumapag-upag. Ayan! Ayan. So now, pwede mo ito, ang gagawin mo, you're gonna push it. Mm-hmm. Pag-push mo, di ba? Nakahulma na siya. Oh, galing! That's nice. And then, igaganyan po fold mo. Ipapalot mo siya. Ayan. Ito, plating na natin. Yan na lang, yan. Ayan. So, yan. Oh, my goodness! That looks good! Doc, ikaw na. Para siyang meatloaf sandwich, no, without the bun. Mm-hmm. Okay. There. And then, we'll get this. So here, Doc, medyo, it's a little, it's hot. Mainit. Yeah. So, careful. So, you can't hurt those hands. Yeah, that is very important. Whoa, look at that. Okay. Hold. Wow. Okay. Ayan, pasado. Pass. Very good. One more. Yeah, because there's three of us. So that's one for each of us. Okay. Ito yan pang bonding with your kids. Oo, kasi interactive siya, di ba? Pwede sila yung gagawa ng food nila, di ba? Yeah. Habang nakikwentuhan kayo sa kusina. Sinabi mo. At saka pwede itong pambaon kasi may rice na. Di ba? Lagay mo lang sa baunan. And then you can just eat it with your hands. Alright, this looks gorgeous with all the colors. Mm-hmm. And you know, it's a different take on all this ayuda. Ayuda. At ang pinaka-importante is healthy na siya. Healthy. Level up na. Because of may nutritious. So, Doc Rob, come on. Do the honors. Okay. What do you like to try? Do you want to try this? Okay. Yeah. Okay. Oh, gosh. I want to try it all. Masarap siya, pa. Pwede. Oo, pwede. Ano pwede? Pwede. Yes, and then I'll try this, ha? Kuha ako dito. Ang ending ko yung ano, yung level up na. Level up, ayan. Kasi, ano yan, medyo matamis-tamis yan eh. Parang may dessert na rin. Yeah. Try this. Galing. Okay. Yan. Ako naman kakainin ko. Okay ba? Go. Actually, guys, that's the first time that Doc eat this spam. Mm-hmm. It's so good. He never eats spam. Talaga? I don't think I've ever had spam. But it's good. You have to admit, it's really tasty. But anyways, yeah, we'll finish all of this off cam. So that you don't see how much we eat. But stay tuned, huwag po kayong maalas because up next, we'll be talking more to Doc Rob about spine alignment and the importance of, you know, our spine health in our everyday life. So stay tuned for that. All right? Okay, again, thank you. Sa napakasarap na pagkain na inihanda mo, no? And masustansya. And alam mo, yun na nga eh, lagi we emphasize, you know, good health, tapos konektado dyan yung masustansyang pagkain. But then, ang minsan nakakaligtaan ng maraming tao is that yung good health, masustansyang pagkain, isang factor lang yon. Yung sinasabi nila na yung health daw ng isang tao, malaking bagay ang kinalaman ng good, healthy spine. Yes. And sadly, some Filipinos or most Filipinos are not aware of this. Mm-hmm. So Dr. Rob over here will tell us more about the importance of a healthy spine. So yes, Dr. Rob, can you tell us like how does a bad spine
affect? Yeah, that's a great question. So having spinal misalignments, or like, for example, if your pelvis is not pantay. Yeah, like mine. Okay, yeah, it's a very common problem. It creates abnormal stress on your spine, uh-huh. and it creates abnormal stress on other joints, for example, your knee. So when you're out of a balance, it's going to affect the knees. And over the years, it leads to decay. It leads to arthritis in your joints. So that's why, you know, when you're older, 50, 60, 70, all of a sudden you have this knee pain. Well, it's because years and years of being out of alignment. So that happens in other areas as well. If you're out of alignment here in your middle back, maybe that's going to affect your shoulders. Mm-hmm. You know, here in your neck, it's going to affect, you know, obviously your neck, your shoulders. But the biggest thing that's affected with your spine being out of alignment is an organ called your central nervous system. So your nerves, your central nervous system, your brain and your spinal cord run down the spine. This organ is so important. It's encased in bone. The skull protects the brain. The spine protects the spinal cord. So the nervous system is responsible for communicating with your heart, your lungs, your liver. Everything communicates via the nerves. So when you're out of alignment, it distorts, it interferes with the messages to your ovaries, to your heart, to your lungs, and your muscles, and it causes the spasm of the muscle. Yeah. It causes back pain. It causes headaches. Over the years, it leads to numbness in your arms and your legs. So these are all reactions. These are what we call symptoms. So chiropractors, what we do is we don't treat your symptom. We don't focus on your pain. We don't rub the muscle. We locate your misalignments in your spine, and we start the process of caring for your spine so your joints and the nerve can work properly and your body heals. Okay, so that's what you call spine realignment. So exactly what you're trying to do when you do that is you put everything in order, like you know, it's like a puzzle that it has to fit, like everything fit and everything works. Yes, every day of your life we have stress, emotional, physical, and chemical. All of those stressors are accumulating on your spine. And this is, again, why as we age, our spine is deteriorating. Yeah. It's called arthritis. We all are battling this because we all have stress. Gravity is a stress. Everything is stress. And so, again, caring for it is going to slow arthritis. It's going to keep you healthy, boost your immune system. You know, so chiropractic is really not for back pain. It's actually for healthy immune system, healthy nervous system. Yes. Okay, so how often do you advise people to go to a chiropractor and have their spines aligned? Okay, great question. So it really depends on the age of the person and the severity of the condition. So, you know, if you're an adult, usually a chiropractor is going to want to see you at least twice per week for a few weeks or a few months even to get your spine healthy again, because one adjustment does not align your spine. That is not how it works. What we're doing is we're restoring the motion, releasing that stress, but it's a process. We need to do it again soon so we can build on that momentum. You start to get better and better and better as we go. Your body, you start to sleep better. Your body starts healing. You have more energy. You start, obviously, to be more happy. You start, everything changes, obviously, when you feel good. Yeah. So our clinics are really designed for that positive, you know, environment, inspiring people to live a healthier life. And of course, it starts with feeling good. If you don't feel good, it's hard to do anything, work out. It's hard to eat right, you know. What are, like, aside from the benefits that you already mentioned, what are the other things that they can expect? Like, I'm asking this because I read an article that when you said the first time you got realigned, you felt so good, and it's like a weight lifted, something like that. So can you tell me about this experience? First time ko na align. Right away yung neck ko, I feel so parang so light, talaga. Because I have a vertigo. Pag meron kong ganung klaseng sakit. Talaga ang hirap nun pag gigising ka, Tapos since na I get aligned by the brow, ever since, bilang wala na akong nararamdaman. Wow! At saka yung pag may migraine ka. That's really a nice thing. Kaya nga sa Midland, I always make a joke na sinasabi ko na, I'm so blessed and grateful na I married a very good chiropractor. I need this. I always have stress in my life. Yes. Sabi niya, di ba?
every true. Time there's a stress. So sabi ko, talagang puto na dyan si, oo, nandyan si Doc Rock, no, to realign you all the time. Well, I mean, when you need it. Oh, seems, ano, pati nung pregnant ako, na-align din niya ako. Oh, so you mean even when pregnant women can do this? Sobrang good. All to say, you know, think about, of course, when you're pregnant, you have so much stress on your back. So, of course, mom usually has back pain, shooting pains in the leg. So, obviously, you're going to feel very good while you're pregnant. Where, of course, we use different amount of force when we adjust pregnant women. The same thing with children, elderly. It's very, very good for pregnancy. Mm-hmm. Chiropractic is so galing. Because we are going to help people with vertigo and ringing in the ears and headaches. I didn't know that, you know. Asthma, allergies, everything is connected to the nervous system. But there's a saying, you know, chiropractors, we actually don't cure anything. Mm-hmm. All we do is allow your body to cure itself, to heal and function properly. So it's so exciting, you know, that people come to our clinic, we really provide answers. Why are you having these problems? You know, our goal is to really make sense. This is why you're having these issues. This is why it continues to come back. And it's so important for your health and well-being to start to care for this. So it's super exciting. And that's why we came here, so we could really spread this message about prevention and being healthy as possible. Yeah, and I'd like to say that really you made the big difference in you know, spreading that word and that good news to the people of the Philippines. I mean, the Filipinos, because we didn't really care much about our spine, you know. Well, that's because there are not a lot of chiropractors here. And how do we care for our bones? I mean, like, really, that's because they say, like, drink calcium, milk. Is that enough? Like, how do you actually care for your spine, for your bones? I mean, of course, going to the chiropractor is one thing, but how do you do this? Like, especially when you're talking about bone, you mean like bone strength, bone density. Yes. Okay, so the best source of calcium is actually green leafy vegetables. Mm-hmm. So it's not really milk. Not really. It's really green leafy vegetables. Yeah, so eat as much vegetables as you can. Obviously, it's so good for you, the nutrients, the antioxidants. Weight-bearing exercises. So you continue, you always want to be doing some form of exercise, whether it's just even walking, you know, you want to be doing weight-bearing exercise. That's how you get your bones strong up. Vitamin D in the sun. So sunlight is so important. So, you know, well, we just went through this sedentary changes, and so it was really can affect you know, our health and our immune system. So it's important to get a little sun, still continue to get exercise, remain positive, and so you can. Like, how many kilos, and all. You can't be too sedentary, you know, otherwise. Need to get active, yes. You have to, like, let the blood flow. Parang yung mind mo, parang mas active. Nagiging mas clear, nagiging parang mas happy. That's true. Yeah. It's the endorphins also, I think. Okay, so how old should you start going to a chiropractor? Maraming bata come to the clinic, many scoliotic patients. But anyway, to answer your question, really the younger you start, the better. There's an analogy. We use a lot of teeth analogies with chiropractic because there's a lot of similarities. You don't wait until you have a toothache to start to brush, right? You do it so you don't get. So chiropractic is similar. It's preventative. So really with kids, you should start young, once a month, something like that. And studies show they get sick far less often. You know, if kids are, most kids these days have allergies, have asthma, we can really help improve that. So it's very beneficial to children. But it really, it's never too late to start. We have many, many elderly, 80s, 90s, you know. So you can still go at that age? Yep. Again, we use different amount of force with children and elderly. Yeah, they don't require a lot of effort. Yep, we can really improve sleep and quality of life. Even in the 80s, And then I also noticed you sell, like, pillows, special pillows. So how important is a good bed, a good mattress, and a good pillow for the spine? Yeah. Because sometimes, diba, when you wake up, ang sakit, nangungikod mo, and then the bed is so uneven. Yeah. Pillow, your position. Siempre, all that stuff is so important. Think about it every single day of your life. You're sleeping on this bed and this pillow. So you want to invest in a good quality mattress and pillow. And so, yes, we've come up with our own sleeping pillows. We have office pillows for the back to sit on. We have car pillows. So we've come up with all of our own products that are, in my opinion, very good quality memory foam. Mm-hmm.
That's also important. It's very affordable. Yeah, I think so. It's really good quality and worth it to invest, because you're sleeping every, you know, 6 to 8 hours every single night. You want to have a nice pillow. You want to have a nice mattress. Yes. Yeah. And then also, I think they should get a copy of a book of Doc Rob. Oh, okay. Nasa National Bookstore po yung book niya po. Okay. And ang maganda dito, nandun talaga lahat yung 5 factors of health na, wow, na pwede nating sundan. Yes, like a guide. Ano yung sleeping habits. We give great nutrition recipes, juicing recipes. We give great home exercises. It's five, five factors of health. The five things, if you do consistently, you have a much better chance to, you know, fight sickness and disease. All right. So this is available now at the... Fully booked in bookstore and all three of our branches. All yeah. right. Okay. And so very soon, we're going to launch our next wellness center. Wow. It's the Vitality Wellness Center by Doc Rob. Okay. Yeah. And where will this be? So usually, right now, you have three clinics, right? Yes. So invite them. I can tell them where to go. Yeah, the best way to find out information about our clinics is at our website at docrob.ph. That's docrob.ph. You'll find info about three clinics, the three docs, the schedules, and then if you want to find out about our products, you can go to our store at docrobstore.com. That's docrobstore.com. Right. And always remember, your health is your wealth. Yep. Okay, which is actually true, especially nowadays. Now we've proven that. So thank you so very much, Patricia, Doc Rob. Thank you for the good food and for the very enlightening. Thank you for having us. Talk about our spine. Now we're more aware and that we should take care of our spine, and that also coupled with that is, you know, good nutrition. Absolutely. Right? Alright, thank you so much. So, ayan po, bumubuo ang ating araw ngayon. So, huwag pa kayong aalis. Babalik pa rin ang Taste of Love. Nandito pa rin po tayo sa Abioco para po sa Taste of Love. At kasama po natin ang kanilang head chef, walang iba kundi si Chef Bill Jun Uy. Yeah, ma'am. Hi, Chef. Kumusta po? Mabuti naman po. Okay. So, gusto ko pong kwentuhan nyo naman ako ng konti about Abioco. Ano bang dish or anong cuisine ang meron dito sa Abioco? Pagka may pupunta po, kakain, ano pong... Abioco, ma'am, may... tatlong klaseng dish po kami. Filipino, Spanish, and Western cuisine. Oh, so very wide ang choices, ang options. And itong lulutuin nyo ngayon, well, actually, ito hindi, wala mo nang luto, no? But mamaya may lulutuin tayo, yung second dish, ay matatagpuan din dito sa Abioco. Ah, yes, ma'am. Lahat po yun ang gagawin ko po. Mamaya, available dito sa Abioco. So, itong first dish natin is a salad dish. Yes, ma'am. So, normally, yan yung starter, yung parang dual appetizer, and then yung iba, hindi na nag-appetizer. Yes, salad ang kanilang pagkisa, di ba? So, ito ba yung specialty niya dito? Yes, po. Ito po yung bestseller namin, salad. Bestseller na salad. Yes, anong pangalan po niya? Ensaladang suha po. Ensaladang suha. So, suha is pomelo. And alam mo, pag sinasabi kasing ensaladang pomelo or suha, parang Thai yan eh. May Thai flavor. Is this a Thai dish? Hindi naman. May kunting tatsa ba? Sige, ano na? Turo niyo na sa amin. Ano mga ingredients na kailangan? Una po, ano din yung lettuce. Malinis na po ito. Anong klaseng yung lettuce po yan? Kasi di ba merong mga romaine? Ito po ay Lola Rosa po. Lola? Rosa. Lola Rosa. Okay. Pero pwede din siya sa ibang klase? Yes, pwede ma'am. Oo, pwede kang mag-substitute. Okay. Mali, ipi-plating ko lang siya ma'am. Okay. Lola Rosa lettuce. Ayan. So, syempre, linisin muna natin. Yes, ma'am. The rinse. Saka... Okay. Swakto ngayon ma'am sa panahon natin ngayon kasi meron tayong pandemic. Kailangan healthy yung pagkain. Kaya nalagyan natin yung pomelo po. So, syempre, sana matamis yung pomelo, di ba? So, ma'am, dahil Dabaw po to. Dabaw pomelo. Ang
sarap pa naman ang pomelo, di ba? Even on its own, pagkakainain. Yes, ma'am. Sarap niya. Silang nag-good bat talaga saan? Sa lettuce and... Yeah, dressing. You would think noon talaga pag sinabi kong salad, gulay lang talaga. Ngayon talagang ang salad may mga fruits, mayroong yes, nuts, di ba? Pwede mong i-incorporate lahat yun. So, kumbaga nag-evolve din siya. Apo. Ayan, so... And very generous si chef sa kanya. Yes, ma'am. Ooh. Si yung po namin, ma'am, na generous talaga. No. si Abioko, taga-antogin ka sa sobrang busog. Ganun oo, eh, maganda ang portions. Yes, ma'am. Diba? Marami tayo ang orange natin. Orange. Madali na po. Lahat po mabibili sa lahat sa palengke ito. Mm-hmm. Available po natin. Mm-hmm. Kaya madali lang siyang... Yeah. Kapag readily available yung mga ingredients. Yes, ma'am. Kuha kong inspiration para mag-create itong dish na to. Ito ba yung original dish niyo? Or... Actually, ma'am, pinag-iisipan talaga namin lahat po ng si... Kung ano yung R&D, no? Research yes, ma'am. Development in terms of food, no? Nice. And dito naman sa Abioko, sino yung mas madalas kumain dito? Ano yung customer profile? Yung pamilya ba? Couples? Office people? Tuloy mo, family po. Family. Basically, family, dining place siya. Yes, ma'am. Mm-hmm. Okay. Ba, slice natin. So, hindi lang actually yung pomelo ang fruit dito. Yes, ma'am. Yung orange po. Napaka-healthy na. Healthy na. Okay, bakit Abioko ang naging pangalan ng restaurant na to? Alam niyo po ba kung paano sila nag-come up sa name na to? May pangalan ba ito na may-ari? Or saan ba nila nakuha yung Abioko? And what does it mean? No, ma'am, ang gumawa na ma'am ng name na to, yung isang partner nito ng Abioko, mm-hmm. Si hotelier din siya. Matagal din siya sa mga... Sa, hotelier. Yes, industry na gaya. So, pinag-aralan niya mabuti. Mabuti. So, ano kaya ang ibig sabihin ng Abioko, no? Ano natin, research natin yan. Okay. So, ngayon, open na kayo for dine-in or ano pa rin, take-out and delivery? Nagtumatanggap na kayo ng dine-in? Po, ma'am. Ngayon po, mayroon na po yung dine-in. Mm-mm. Pero ano yata, no? Limited capacity pa rin? Yes, ma'am. Sa 30% na po. Okay. But at least nag-uumpisa. Yes, ma'am. Alright, so ayan na. Lagay pa rin ng onion, ma'am. Ang onion, okay. So may mga tao na ayaw ng onion, so pwede din naman yan. Pwede, ma'am. Depende. But ako, I love onions. So, ayan. So ito na yung romaine lettuce. Nandito na rin yung suha. Nandito na rin yung oranges. Okay. So operating hours po ng Abioko. Anong oras naman? Sa ngayon, ma'am, 11 hanggang 7 p.m. na po. 11 to 7. So... Yan, ma'am. Ating yeah. Onions. Para onions. Siya yes. Malabas. Okay. And then, ito po yung nuts. Nuts. Ano klase yung nuts na ginagamit? Local nuts na po. Local nuts. So, pwede yung nuts or siguro whatever, no? Si Abioko, ma'am, support local kami. So, syempre. Yes. Maganda yung ganda yan. Lahat local po yung ginagamit. Yeah, especially nowadays, di ba, sabi nga nila, para mas makarecover yung ating economy, support local. Yes, ma'am. Okay, so yan. Ay, ang generous niya sa nuts. Yan, gusto ko yan. Kasi yan yung nabibigyan ng texture para yes, mag-crunch. Okay. And then? Ito na po yung ating Abioko special dressing sauce. Okay. Yan po. Yan lang sa ma'am. Okay, so pwede na natin tikman to. So, yes, syempre itong dressing, hindi naman natin lahat pwedeng sabihin ko. Yes, ma'am. Secret, di ba? Yun ang masarap dun. Kaya kayo pupunta sa Abioko dahil sa secret dressing. At sa syempre dun sa iba pa nilang pagkain. Sige, tikman na natin. Okay, so ngayon, susubukan na natin ang ating salad. And, sige, I'll just get na lang, ha? Buha yes, ma'am. Ito. Ma'am. And then, kuha tayo ng suha. Yes, ma'am. Ayan. Okay. So, ma'am, isa na pa para... Lagyan natin pa ng mas madami. Hindi na, ma'am. Ayan, sige. Ayan. Okay, subukan na natin itong ating suha salad. Siyempre, okay, lalayo ako sa'yo, chef. Kasi ito... social distancing. Ating face shield. Masarap siya. Ang sarap ng dressing. Yes, ma'am. Alam niyo, hindi ako mahilig kumain ng gulay talaga. Tangang hinahabol ako kailangan para kumain ng gulay. Pero pag ganito ang salad, panalo. Masarap. Nice, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am.
Okay, isa na namang patok sa kusina ng recipe mula sa Abioco. From the salad, nandito naman tayo sa main dish, no? Pwede itong maging main dish na pasta. Kapag ayaw nyo magkanin, pwedeng pasta. So, anong dish po ito? Explain nyo? Ito, ma'am, George Gambas Pasta. George? Yes, ma'am. Sino si George? Siya sa owner dito. Okay. Pinangalan kasi. Sorry ko, napinangalan. Lahat ng mga ano namin, ma'am. Paborito niya yun, ano, ito, pasta. Kasi mayroong isang owner din. Nakapahala siya yung Monchel Special Palabo. So, kailangan meron din yung isa. Yes, ma'am. Siya, isa naman po, mayroon namang artist, Salpicao. So, kanya-kanya sila na paborito, yes, I'm sure. Okay, so, turun na natin sa kanila itong George Gambas Pasta. Yes, so, gambas, yung shrimp. Ito, yes, ma'am. Shrimp. Alright, so, first you heat up the pan, no? And then, yes, ano pong ilalagay? What po, I eat. Is that olive oil or olive oil? Olive oil. Olive oil, okay. Yeah. Then, getting garlic. Okay. And ito, nasa nakikita ko, wala siyang tomato and walang... Wala po. So it's just olive oil. Yes, ma'am. Pinaka-base niya olive oil. Olive oil. Aglio-olio. Okay. Garlic. Sarap talaga ng amoy ng garlic. Clam stock spot. Clam stock, yan. Oh, okay. So, mga clam stock siya. So, ang sarap niya dahil parang siyang ano, talagang malalasahan ng pagka-seafood. Yes, ma'am. Oo. Okay. Lemon juice. Lemon juice. Okay. And then, ayan. Sarap pa yung lagay rin yung shrimp. Yes, okay. Alright. Ayan. Golden Brown Soffit. Ano pa yan? Isa ba ito sa mga bestsellers na pasta? Yes, ma'am. Best-seller po namin ito. Okay. Ano po ang price range ng mga dishes dito sa Abioco? Para pag kayo pupunta po yung ating mga kaibigan na nanonood, at least prepared sila kung magkano, more or less. For two people, mga more or less how much mag-spend nila? Start time sa 200 hanggang 600. Wow, that's very reasonable. Dati mo nagano kami, nagano kami ng price kasi gawa ng nangyari. Pandemic. Wow, how nice naman na para consider niyo. Yes, ma'am. Mm-hmm. Para kahit paano makakain pa rin sila ng. Yes. Wow, that's very nice of you. Okay, so syempre yung ating shrimp, alagaan natin na hindi siya masyadong ma-overcook. Yes, ma'am. Kasi pag-overcook na yan, dry, titigas, hindi masyadong maganda. Okay, so dadagdagan pa natin ng konti clam. Yes, ma'am. Stop, ma'am. Clam juice. Okay? Okay, ma'am. And then? Ito po yung garlic konti. Tomato, garlic paste. Paste. Yes, ma'am. Yes. So, kayo rin ang gumagawa ng garlic? Yes, ma'am. Marami na po. So, anong kaibahan? Bakit gumagamit tayo ng chopped or minced garlic and then garlic paste? May kaibahan mo ba nagagawa yun sa pagkain? Yes, ma'am. May pong ano. Kasi ito yung paste, ma'am. Nag-ano siya ng malapot yung sauce. Creamy. Yes, ma'am. Ito na yung pinaka ano niya. And garlicky. Yes. At the same time. Okay. Lagay natin, ma'am, yung linguine pasta. Yes. Okay, siyempre, ano na yan, no? Al dente. Al dente po, dapat. Okay. Mix na siya, ma'am. Ang bango. Okay. Yeah. Masa paper. Paper, ma'am. Yes. Yeah. Okay. Yeah, malamang ma'am, para ano. Ito kung malaki tayo. Sige. Tapos paprika. Paprika. Spanish paprika. Oo. Ang dami. So, lahat naman yan to taste, ano? Yes, ma'am. Nilalagay. Lalo na ngayon, ma'am, kasi naka-ano kami, fish shell, saka mas pa. So, malaking challenge sa aming mga kusinero ngayong panahon na ito. Kasi sobrang ano, malapad, maingat lahat. Yes. So, opa ka mamaya, biglang yes, umiyap yung ano nyo, ha? Ingat ka. Tapos yung lasa, dapat. Ano na lang, ano? Talagang kailangan, tansyado nyo na. Yes, ma'am. Yeah. I guess magandang
point po yan ano, sa mga manonood natin, especially mga nagluluto sa bahay, na syempre, we want to protect yung ano, no? Yes, ma'am. Mga guests namin, dapat safe sila. Lalo na sa restaurant. Yes. May face shield, may mask, pero you have to be careful kasi baka mamaya, katulad ko kanina, napapakain ako, hindi ko alam na face shield ako. Yan. Baka mamaya kayo, umaapoy na pala, di ba? Kaya, be careful. O, kayo na po. Yes, ayan. Baka mamaya malis yung hali po. Para malagay natin yung chili flakes. Chili flakes. Yan. So, depende yan kung gaano ka-spicy. Yes, ma'am. Wow. So, ano, yung pagdagdag niya ng flambo, tansipan pa yan para huwag masyadong dry. Yes, ma'am. Yung pasta. Okay. Salt. Tiklang. Pepper. Pepper again. As you go along, you adjust, no? Okay. Yeah. Ano man? Tapos yung basil. Basil. Yeah, basil leaves. I like pasta like this. Yung very simple siya, pero flavorful. Yes, ma'am. Kasi may mga pasta na ang dami-dami ingredients, di ba? Yes, ma'am. Maintindihan. It's so simple, pero I'm sure. Masarap. Masarap siya. Eh, tsura pa lang sa kasamoy. Kasi yung basil, mamahal. Sobrang aroma ito. Aromatic talagang siya, no? Okay. Ayan na, naka-ready na yung tao. At saka iaalisin ko na rin yung apple seed. Ayan, para sigurado na kasi baka mamaya eh. Yeah. Isa ka ganyan na siya. Wow. Yay! Oh my goodness. Yeah. Stop. Siyempre pa yun naman. Yes, ma'am. Ayun. Namili talaga. Samay, ma'am, sa ano, presentation natin. Oh, sige. Ayan. Ayan. Siyempre, ito yung favorite portion ko talaga, yung titikman ko yung pagkain. Yung favorite ko talaga yun. Hey, ma'am, lagyan din ang parmesan. Okay. There. Wow! Yeah, ma'am, buwan na naman. Mm. Sige. At ano siya, hindi siya yung grated. Yes, ma'am. Diba, buo-buo siya. Oh, sarap. Okay. Ma'am, plus garlic bread on the side. Ang guano. Okay. Dapat lagi may garlic bread. Tikman natin. Sarap ng amoy. Okay. Ito muna ang pasta. Ha? Mamaya na yung ano. Yung shrimp. Kasi tingin ko ito palang okay na. Ano nga ulit pangalan nyo? Tapa. Sarap. Panalo. Thank you, ma'am. Patok sa kusina. Yan. So, thank you very much, chef. And maraming salamat. Ipaabot niyo po sa mga may-ari ng Abioko ang aming tauspusong pasasalamat dahil pinagamit niya po ang Abioko bilang venue namin sa aming first episode. Thank you, ma'am. Happy po ako na share nyo sa amin ang inyong recipes. And imbitahan nyo po yung ating mga kaibigan na bumisita naman dito sa Abioko. Sa lahat po na nanonood, ni-invite ko po kayo na bumisita sa Abioko, Alternative Filipino Restaurant. Dito lang sa number 3, Scout Rallios, Barangay Laginhanda, Quezon City. Okay. And of course, talagang kailangan yung matikman talaga ng live na live. Itong ating masarap na kapas pasta dish ni Chef. So, thank you so much once again sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa first ever episode ng A Taste of Love. Napahappy-happy ako na iraos natin ito at naging punong-puno at titik-titik ang ating episode for today. And we promise you na as we go along, we will give you more exciting episodes in the weeks to come. So basta dyan na kayo, samahan nyo lang kami. Again, this has been Lovely Rivera saying thank you so much. Have a good day and be kind to one another. Bye!